sa mundong ating ginagalawan ay puno ng misteryo at mga kakaibang bagay na hindi natin pangkaraniwang nakikita. Mga bagay na mahirap maunawaan tulad na lamang sa buhay na meron ang ating pangunahing karakter sa kwento natin ngayon. Isang lalaking homosexual na kumuha ng buhay ng anim na lalaki na may katulad niyang sexualidad. Bakit niya nga ba ito nagawa? At ano nga ba ang nagtulak sa kanya upang kunin ang buhay ng mga biktima? Tara at ating tunghayan ang kwento ni Lee Ijang. Miles Crime Story. Hello everyone, ako si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel, isinasalaysay ko ang mga true crime stories na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Taong 2003, ang kaso ng serial murder case sa Beijing ay gumulantang sa buong bansa ng China. Sa loob lamang ng kalahating taon, ay anim na lalaki ang pinatay sa isang brutal na paraan at isa sa kanila ay walang awang tinanggalan pa ng maselang parte. Sa masusing pag-iimbestiga ng pulisya, napag-alaman nila na ang anim na mga biktima ay pawang mga bakla. Madalas na pumupunta ang mga ito sa mga gay bars at mahilig makipagtalik sa paraan tulad ng tinatawag na BDSM. Ang BDSM ay iba't ibang uri ng erotic practices at role-playing sa pakikipagtalik katulad ng pagiging dominante at submissive o kaya naman pagiging sadista na magkapareha. Hindi nagtagal, ang Beijing Municipal Public Security Bureau ay napag-alaman ang pagkakakilanlan ng salarin. Kinilala itong si Lee Ijang, 23 taong gulang, isang dating mag-aaral sa Beijing Institute of Technology. Ika-19 ng Marso taong 2003, ganap na alas 9 ng gabi, tinawagan ng kanyang mga magulang ang kanyang anak na tatawagin natin sa pangalang Yuan, na nuoy kasalukuyang nagtatrabaho sa Beijing. Ngunit kahit makailang tawag na sila sa telepono nito, ay hindi pa rin ito sumasagot. Naisip nila na baka maaga itong nakatulog kaya hindi nito napapansin ang kanilang tawag. Makalipas ang 2 araw, tinawagan nilang muli ang kanilang anak, ngunit hindi pa rin ito sumasagot kung kaya't ang mga nag-aalalang magulang ay agad na tumungo sa tinutuluyan nitong apartment, sumakay sila ng tren papuntang Haidan District. Nang makarating sila dito, agad nilang binuksan ang pinto ng bahay nito at bumungad sa kanilang harapan ang wala ng buhay na katawan ng kanilang anak na si Yuan. Nakatali ito at puno ng saksak ang buong katawan. Sa kabila ng pagkagulat at pighati, agad namang tumawag ng pulis ang mga magulang nito. Mabilis na tumungo ang mga ito sa crime scene at inimbestigahan ang lugar. Matapos makakuha ng mga ebidensya, ay agad naman nila itong naikonekta sa 5 kaso ng pagpatay na halos lahat ng ito ay may pagkakatulad ng klase ng pagpatay. May 6 na magkakaparehong kaso ang naitala sa taong 2002, gaya nga na natuklasan ng pulisya, lumalabas na ang 6 na salarin ay pawang mga bakla at mahilig makipagtalik sa paraan ng BDSM. Bukod pa rito, napag-alaman din na sila ay membro din ng isang dating site. Agad namang inalam ng pulisya ang mga maaaring nakausap ng 5 biktima sa internet website at wala pang ang kalahating buwan ay may magandang progreso naman na nangyayari sa pag-iimbestiga. Ika-4 ng buwan ng Abril taong 2003, sa madalas na pag-iimbestiga sa pang-araw-araw na aktibidad ng mga biktima, nakuha sa wakas ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng salarin. Si Lee Ijang o kilala sa pangalang Li Wenjiang, natatawagin na lang natin sa pangalang Jiang, ay isang empleyado sa isang insurance company sa China. Ayon sa mga kapitbahay nito, ay madalas na nagdadala ito ng iba't ibang lalaki sa bahay nito mula sa gay bar. Napag-alaman din na madalas na makipag-chat ito sa mga naging biktima niya sa mga gay chat rooms, kung saan malaki ang naging pagdududa ng mga pulis sa kanya at agad na nagsagawa ng isang operasyon upang arestuhin ito. Tumungo sila sa inuupahang apartment nito kung saan matatagpuan ito sa basement na 12 gusali sa Luang District, Beijing. Sa mga oras na iyon, naabutan nilang inilalakad ni Jiang ang kanyang aso at kalmado lamang ito sa kabila ng presensya ng mga pulis.
Tinanong niya ang mga ito kung siya ba ang sadya ng mga pulis. Hindi ito nakipagtalo o nanlaban man lang. Pumasok ito sa kanyang bahay upang kumuha ng kanyang mga kailangan at agad namang sumama sa pulisya. Matapos ang pagkuha sa kanya ng fingerprints upang ikumpara ito sa mga nakalap na ebidensya sa crime scene, ay walang duda na tumugma ito kay Jiang. Mabilis naman niyang inamin na siya nga ang pumatay sa anim na biktima sa pamamagitan ng online dating website. Ngunit ang kalmado nitong pag-uugali ay napalitan ng galit nang tanungin ng pulisya kung ano ba ang naging motibo niya sa pagpaslang sa mga biktima. Sumagot ito at sinabi ang mga katagang, "Itinali nila ako at inabuso, kaya pinatay ko sila upang makaganti ako." At dito nga ay ikinuwento niya ang buong pangyayari. Buwan ng Nobyembre taong 2002, si Jiang ay dumalo sa isang party event ng isang gay bar at doon niya nga nakilala ang apat na estranghero. Habang lumalalim ang gabi, si Jiang at ang apat na kasama nito ay talagang nagkaroon ng masayang kwentuhan sa loob na nasabing bar. Nang marami nang nainom si Jiang, ay inimbitahan ito ng apat na sumama sa kanila sa isang pribadong bahay malapit sa East 3 Road. Ayon kay Jiang, ay maaaring pinainom siya ng ipinagbabawal na gamot o talagang nasobrahan lamang ito sa alak sa mga oras na iyon. Kaya't mabilis itong nakatulog at nawala ng ulirat nang dalhin ito ng apat sa kanilang lugar. Nagising na lamang si Jiang kinabukasan na nakagapos na ito sa heating pipe ng bahay at nakahubot-hubad. Ang malala pa dito, ang apat na lalaki sa kanyang harapan ay nagpapalitan sa pang-aabuso sa kanya at kasabay nito ang pagpapahirap sa kanya tulad ng pagpatak sa kanya ng kandila at iba pang mararahas na paraan. Matapos ang ilang oras ng sakit at kahihiyan sa sarili, ay tuluyan na itong nawala sa sarili. Nang makauwi siya sa kanyang bahay, naroon pa rin ang sakit at pamamanhid ng kanyang buong katawan, pati na rin ang namuong galit at ang pagnanais niyang makapaghiganti. Nagsimulang mangolekta si Jiang ng mga impormasyon tungkol sa apat na umabuso sa kanya at doon nga ay una niyang natagpuan ang kanyang naging unang biktima sa isang bar sa district ng San Lon. Sinundan ito ni Jiang sa isang internet cafe, maya-maya pa ay umalis na ito. Agad naman niyang binuksan ang computer na ginamit nito na noon ay hindi pa napapatay ng biktima. Mula dito ay nakuha niya ang account number nito. Matapos noon, ginamit nito ang pangalang WSBT upang i-add ang account ng unang biktima na gamit ang pangalang Paid Slave at inakit ito upang makipagkita ito sa kanya. Sinabi niya rito na gusto niyang makipagtalik sa paraang itatali siya nito at doon ay aabusuhin siya nito ngunit bilang kapalit ay babayaran siya ni Jiang. Pumayag naman ito sa offer ni Jiang. Bago ito tumungo sa lugar ng unang biktima sa isang bungalow sa Fengtai District, ay sinugurado muna ni Jiang na mag-isa lamang ito sa kanyang bahay. Sumapit nga 17 ng Enero taong 2003 ay nagkita ang dalawa. Agad namang namukhaan ng biktima si Jiang. Kahit na nabigla ay ipinagpatuloy pa rin nila ang napag-usapan dahil nga nangangailangan siya ng pera sa mga oras na iyon. Pero matapos nilang magtalik ay agad nang pinaslang ito ni Jiang gamit ang isang patalim na dala nito. Matapos na magtagumpay sa una niyang target ay nagpatuloy si Jiang sa pangalawa niyang biktima. Mabilis niya naman itong nahanap sa dating site na may username na Pretty Fit Hati, isang master student sa foreign language. Ginamit niya ang parehas na paraan gaya sa nauna niyang biktima. Nang makarating ito sa bahay ng pangalawang biktima, nilakasan niya ang volume ng speaker at sinimulan na nga nila ang pagtatalik. Gaya ng kanilang napag-usapan, itinali niya ang kamay at paa nito at nang wala ng sapat na lakas ang biktima upang kumawala, patuloy siya sa pakikipagtalik dito habang itinatarak ang patalim ng ilang beses na agad naman itong ikinamatay. Hindi rin nagtagal ay nahanap din kaagad ni Jiang ang dalawa pang lalaki na umabuso sa kanya at pinaslang niya rin ang mga ito sa parehas na paraan. Ang kanyang pangatlong biktima ay ang pinakamatanda at pinakamalakas sa lahat. Ito rin ang nagtamo ng pinakabrutal na paraan ng pagpaslang ni Jiang. Dito niya ibinuhos ang lahat ng galit na kanyang daladala at pagkatapos niya itong paslangin ay hindi pa rin nawala ang kanyang galit
kung kaya't pinutol nito ang maselang parte ng biktima. Isinilid niya ito sa garbage bag at itinapon sa basurahan. Sa kabila ng matagumpay na paghihiganti sa apat na umabuso sa kanya, hindi pa rin nawala ang galit na kinimkim nito sa mahabang panahon at sa kasamaang palad, nagbigay pa nga ito sa kanya ng kasiyahan sa tuwing makakapatay siya ng kapwa niya homosexual. Lumipas ang ilang buwan ay nagpatuloy siya sa ganitong gawain at dalawa pang lalaki ang pinatay niya nang walang dahilan sa parehas na paraan. Sa maiksing panahon lamang ay anim na lalaki ang pinatay ni Jiang, na noong una ay gusto niya lamang na makapaghiganti sa apat na lalaking umabuso sa kanya, pero nauwi ito sa pagiging isang gay serial killer. Si Li Yijiang ay ipinanganak noong taong 1980. Lumaki ito sa pangangalaga ng kanyang lola si Shandong. May dalawa pang mas nakakatandang kapatid si Jiang na kasama ng kanyang mga magulang. Nang tumungtong na sa tamang edad si Jiang, sinubukan itong ipasok ng kanyang tiyahin sa primary school sa Beijing, at noong nagsimula na itong mag-aral sa junior high ay kinailangan na nitong bumalik sa mga magulang nito sa Changji City dahil nga nagkaroon ng issue ang kanyang tiyahin sa sarili nitong pamilya. Dito na nga nagsimula ang kalbaryo ni Jiang. Ang kanyang mga magulang ay mahirap lamang at mga ordinaryong trabahador. Dahil nga lumaki si Jiang na hindi kasama ang totoong pamilya, malayo ang loob niya sa mga ito. Hindi siya napapansin at walang natatanggap na pagmamahal mula sa mga ito, at ang malala pa rito ay nagsimula na rin ang paglala ng kondisyon ng kanyang ina patungkol sa mental na sakit nito. Nagwawala at nagbabasag ito ng mga gamit ng walang dahilan. Madalas ay sinasaktan din siya nito. Ngunit nang mag-high school naman si Jiang ay paunti-unting umayos naman ang kondisyon ng kanyang ina. Ngunit matagal na panahon din ang ginawa niyang pag-aalaga dito. Ang kanyang ama naman ay nagsimulang maging irritable at naging mas madalas ang paglalasing. Sa sobrang kalasingan nito ay madalas na binubugbog siya ng kanyang ama at minsan ay hinahabol siya ng kanyang ama na may hawak na patalim. Ang magulong buhay ng pamilya ay lubhang nakaapekto sa mentalidad ng batang si Jiang, kung saan ang personalidad nito ay dahan-dahang nagbago. Ang pananakit ng mga magulang nito sa kanya ang naging dahilan upang matuto rin itong manakit ng ibang tao. May mga oras na nalagay siya sa gulo at nauuwi ito sa pagiging bayolente niya. Nang mag-aral ito sa middle school, natuklasan ni Jiang na ang kanyang sexualidad ay kakaiba dahil hindi siya nagkakaroon atraksyon sa mga babaeng kaklase nito, sa halip ay isang lalaking kaklase ang natitipuhan niya. Si Tang ang lalaking unang napusuan ni Jiang. Naging mas malapit sila matapos ang pagpupursige ni Jiang na maging kaibigan ito. Pero nung panahon na nagtapat si Jiang sa kanya, ay tinanggihan at kinamuhian pa siya ng binatilyo. Sa oras na iyon, magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Jiang. Ayaw niyang mawala sa kanya si Tang, at bukod pa rito ay ayaw niya ring ipagsabi nito ang pagiging bakla niya. Ika-21 ng Pebrero taong 1994, 10 araw ang nakalipas, natagpuan na lamang ang labi ni Tang na nagtamo ng 20 saksak sa tabi ng campus. Dahil sa alitan ng dalawa, si Jiang ang naging pangunahing sospek sa pagkamatay ni Tang. Ngunit walang matibay na ebidensya na hawak ang kapulisan na magtuturo kay Jiang. Dagdag pa rito ay hindi nila nakitaan ng kakaibang ikinikilo si Jiang ng mga oras na iyon, na tila ba wala itong kinalaman sa krimen. Kung kaya't ang kasong ito ay nanatiling cold case. Isang gabi, noong taong 1994, si Jiang ay naglalakad ng mag-isa sa isang kalye nang mabangga nito ang nasa 30 anyos na lalaki. Hindi naman ito nagalit o nanisi, sa halip ay tinanong niya si Jiang kung nasaktan ba ito sa mahinahon na boses. Agad namang nakagaanan ng loob ni Jiang ang lalaki, at maya-maya lang ay inalok siya nito na uminom ng alak sa restaurant upang makipagkwentuhan. Habang umiinom sila, ay ipinagtapat ni Jiang sa bagong kakilala ang mga paghihirap na nararanasan niya sa kanilang tahanan sa maraming taon. Sa edad na 15 ni Jiang ay hindi pa sanay itong uminom ng alak, kaya naman madali siyang nalasing at nagising na lamang siya kinabukasan na pinagsamantalahan na pala siya ng taong nakainuman niya.
dahil sa galit sa lalaki, matapos noon, nagdadala na siya ng kutsilyo araw-araw at inaabangan niya ang lalaking umabuso sa kanya. Umaasa siya na makikita itong muli upang makapaghiganti. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na ito muling nakita pa. Dahil sa nangyaring iyon ay sobrang nangliliit siya sa kanyang sarili at naging dahilan para maging mas bayulente pa ito. Taong 1999, nakapasok si Jiang sa Beijing University of Technology at nakuha niya ang second place sa college entrance examination sa Changi City. Nang mga panahong iyon, natakasan na ni Jiang ang kanyang magulong buhay kasama ang pamilya at dito nakaramdam ng ginhawa. Ang mga lugar sa metropolis ay talagang nakaakit sa kanyang paningin. Madalas siyang lumalabas kasama ang mga kaklase at pumupunta sa internet cafe. Isang beses nga ay aksidente niyang napindot ang website ng Purple Boys na isang malaking gay dating website. Doon ay natuklasan niya ang malaking grupo ng mga kalalakihang katulad niya. Dahil dito ay madalas nang nagagamit ni Jiang ang pera niya sa internet cafe. Katagalan, ang perang ipinapadala ng kanyang mga magulang ay paliit ng paliit ang halaga at hindi na sapat para sa kanya. Ayaw niya ring humingi pa sa kanyang mga magulang, kaya naman pinili niyang maghanap ng trabaho upang kumita ng pera. Nagtrabaho ito ng part-time sa dalawang restaurant, isa sa umaga at isa sa gabi. Lumalabas na 12 oras siyang nagtatrabaho sa isang araw. Dahil sa haba ng oras na pagtatrabaho upang kumita ng malaking pera at pagpapakasasa nito sa internet cafe, ay napabayaan niya na ang kanyang pag-aaral at nahirapan na siyang humabol sa kanyang mga aralin. Matapos nga ang second semester, ay tuluyan na siyang bumagsak sa ilang kurso. Kaya nung mag-third semester, ay napagpasyahan itong hindi na kumuha ng exam. Dahil nga sa pinansyal na problema at pressure sa university, ay napagpasyahan na lamang ni Jiang na tumigil na sa pag-aaral. Taong 2002, si Jiang ay naging mas aktibo sa maraming mga gay forum at dito niya nakilala ang isang netizen na nangangalang Tang Jingxiao. Natatawagin natin sa pangalang Jing. Si Jing ay isang mayaman at mas matanda ng 8 kay Jiang. Nagtatrabaho ito sa isang foreign company na may malaking sahod. Inalagaan nito si Jiang at binibigay nito ang kanyang pangangailangan. At dahil sa kabaitan nito, ay mabilis namang na-inlove si Jiang sa kanya. Sa bahay ni Jing, ginagawang lahat ni Jiang ang gawaing bahay bilang kapalit sa mga ibinibigay nito. Buwan ng Setyembre taong 2002, matapos ang pag-aaral ni Jiang, ay agad naman itong lumipat sa bahay ni Jing. At doon ay nagsama silang manirahan sa iisang bubong. Dahil sa pag-aalala na baka malungkot si Jiang sa bahay, ay naisipan naman ni Jing na bilhan ito ng alagang aso na makakasama nito. At maliban dito, binigyan niya rin si Jiang ng malaking pera na sasagot upang makapagsimula ito sa isang negosyo sa pagbebenta ng mga damit. Sa mga oras na iyon, ay panandali ang nakalimutan ni Jiang ang galit sa kanyang puso at madalas na itong lumabas, ngunit ang masayang oras na ito ay hindi rin nagtagal. Si Jing ay paunti-unting nagbago. Hindi na nito pinapansin si Jiang. Hindi nga nagtagal ay ipinakilala rin ni Jing ang isa niya pang partner kay Jiang. Isang araw, matapos magtalik ni Jing at Jiang, ay binigyan ni Jing si Jiang ng pera bilang kabayaran sa lahat. Nakadama naman ng labis na pagkalungkot at kahihiyan si Jiang ng mga sandaling iyon. Nakaramdam din siya na pinagtaksilan siya ni Jing. Naisip niya na para makuhang muli ang puso ni Jing ay naging madalas siya sa mga bar at nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki na nakikilala niya roon. Umaasa siya na magsiselo si Jing pag nalaman nito ang ginagawa niya. Ang hindi niya alam ay wala naman talagang pakialam si Jing sa kanilang relasyon. Lalo namang nalungkot at nasaktan si Jiang nang nalaman niyang hindi naman talaga siya minahal nito at ang tingin lamang nito sa kanya ay isang laruan at kaswal na kapareha lamang. Ang nais niyang paghihiganti upang mabawi si Jing ay nauwi sa pakikipaghiwalay nito sa kanya. Dahil sa labis na pagsisisi at kabiguan ay nagpakalango sa alak si Jiang. Dito niya nga nakilala ang 4 na lalaking umabuso sa kanya. Ang nagsama-samang emosyon ng brutal na pang-aabuso sa kanya ng 4 na lalaki, ang pananakit ng kanyang mga magulang, ang lalaking unang umabuso sa kanya,
at ang panluloko ng taong minahal niya, ang lahat ng ito ay nagpasiklab ng kanyang galit. Ang karanasan niyang pumatay nung high school pa lamang siya ang nag-udyok sa kanya na muling pumatay at paslangin ang lahat ng taong umabuso sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Dahil nga sa mga pang-aabuso at pananakit na naranasan niya sa kaparehas niyang sexualidad, ay naisip niya na ang lahat ng mga ito ay dapat niyang patayin at doon na nga nagsimula ang sunod-sunod niyang pagpatay sa mga ito. Matapos ngang aminin ang pagkakasala, si Jiang ay nasentensyahan ng parusang kamatayan noong Nobyembre taong 2003. Umagan ay 20 ng buwan ng Agosto taong 2004, si Jiang ay inihatid sa execution grounds sa First Intermediate People's Courtroom ng Beijing upang doon ay bitayin. Bago pa siya tuluyang bitayin, ay nananatili siyang kalmado at nagpapasalamat pa sa hurado sa kabila ng sentensyang ipinataw sa kanya. Minsan, napakadali sa atin na humusga base sa nakikita ng ating mga mata. Ngunit bawat pangyayari ay may kwentong nakalakip sa mga ito. Totoo ngang karapat-dapat na maparusahan ang mga abusado tulad ng 4 na biktima sa kwentong ito. Ngunit mali na ilagay natin ang hustisya sa sarili nating mga kamay. Nahuhubog ang ating pagkatao una sa ating tahanan. Kung kaya't malaking parte sa ating buhay ang mga taong nasa paligid natin. Sana'y maging mabuti tayo sa isa't isa, lalo na bilang isang pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Myles Crime Story. Myles Crime Story.